and welcome back to my channel. At ngayon ay mag-review tayo ng fake Dermacol. Si Rafael. So hey guys, nandito nga si Rafael kasi kasama ko siyang nagbili nitong Dermacol. Nabili namin to siya for, hulaan nyo magkano. Oh my god. It is so mura talaga, promise. Tag 61 pesos namin siyang nabili at ang original price niya ay 70 pesos. Oh my god. Subscribe on my channel, guys. Life of Unicorn. Actually, at first, ayaw ko siyang bilhin kasi parang iniisip ko maaksaya ng pera. Pero, pero gipili talaga ako ni Rafael tsaka nag-sale kasi sa 12% off. Kaya, yun. Kung magugustuhan niyo itong video na to, ay papasalamatan niyo talaga si Rafael kasi siya ang nagpilit sa akin. Kaya, subscribe niyo siya sa kanyang channel. And, yun na. Tama na tayong salita. At, ito na. Yan na natin yung product. So, ito yung mukha ng product. Ayan. Packaging box. Ayan. Wala ako yan. Ganyan. Tapos, ganito na yung ganyan. Sira-sira na yung lalagyan niya, besi. Ayan. Tapos, ang shade niya ata ay 221. Para talaga sa yung original Dermacol, di ba? Tapos, yung kanyang mukha. Di mo, nasira-sira. Ano siya, oh. Baka maraming nag-try na gusto itong i-squeeze, pero naka-close pa kasi yung dito niya, oh. Ayan. Ayan. So, ito na yung product niya. Para talaga sa yung original. Kaya yun, itry na natin siya kasi kanina pa akong excited na excited. Kanina namin ito nabili namin sa Fiesta Mall. Hindi siya mall. Fiesta Mall na yung pangalan niya, pero hindi yata siya mall. So ayan na guys, before we start, lalagyan na tayo ng headband. Si Rafael talaga. Para maalis yung ating mga buho. Maalis talaga. Para hindi magsamok yung ating mga subscribe buho. On my channel! Kasi natatakot talaga ako dito guys, pili ko magka-pimples talaga ako ng sobrang kadami. Ng sobrang dami. So, before we start, lalagyan mo tayo ng ating moisturizer para ma-protect yung ating skin. Yeah! Gagawin ko rin madami. Po yung review na yan. Stay tuned mamaya. Stay tuned. Mamaya agad. Tagal ko siguro tumakbo. Ito mga kapal, siguro ilagay ko para protected talaga yung ating skin. Ayan. Sobrang kapal. So, ayan, iswede natin yung moisturizer. Ang kapal pong moisturizer na nilagay ko. Ayan, electric fan! Bait talaga si Raffy, babe. Huwag mo lagyan ang usok magbasa. Ganda ba? Oy. Makita ba? Oo, kita. So, ayan, mabait po si Rafael ngayon at nagpapatuyo ko siya ng ating moisturizer. Panoorin nyo nga pala yung SM haul ko. Nag-haul ko tong, ano ko, itong electric fan na ito. At malalaman nyo kung magkano ko siya nabili. Inutusan mo kami. Ngayon po talaga si Rafael, supportive best friend. Oh. Ayan, so yan na, ito na yung aking fan. Let's see yung fresh, fresh ang aking face, wala akong no, makeup. No, it's a bare face. So yan na, excited talaga ako, i-open na natin yung Dermacol kay si Rafael. Kasi nag-bet kami ni Rafael na kung ano yung shade. Ang bet ko is, shade ko lang siya, pero ikaw, anong bet mo? Gani? Mas maputi konti. Mas maputi siya sa akin, so ayun yun ang bet namin. Ito na gamit, lagyan ako ng pin and i-open na natin siya. Ah, parang shade ko lang. Tama ako. So, ayan, ilalagay ko na siya sa aking tawag dyan, kamay. And subscribers. Let's try it. Oh my god. So, ito lang muna. May god, masyado ako maraming nalagay, I think. Ayan! Nag-zoom in yung mukha ko. Sobrang lapit, gito nyo yung aking pores and pimples. Ayan. So, ito na. Gagamitin ko itong sponge to. Gamitin ito kalambot. Actually, di po taga perfect si Erica. Don't... Ito raw. Wala mong taong perfect. Tandaan mo yan. So, sobrang lambot itong sponge to. At kung gusto nyo panood kung saan ko ito nabili, link in the description below na naman. Nabili ko ito siya sa Davao, sa DCLA. Kaya, ayun. Nabili ko siya for 30 pesos lang. Kaya, panoorin nyo yung haul ko. And so, ito na yung foundation. Dati siya i-touch. Para siyang normal na foundation. Liquidy siya. I don't know, let's touch tacky. It. Tacky. Okay lang. Ewan, parang tacky ganun. O lang. Spell. No, so, oh my god, ginakabuan ako baka, oh my god. Hashtag allergy. Baka magkarami pimples ko, Rafael. So, sisita ka itong dami pimples. Oh my gosh. So, let's start na. Oh my god. Maganda. Full coverage. Ah, wala pa ba? Napagami. So, yes, let's blend. Puti niya, beshi. Hindi, baka kasi ano pa. Baka mag-oxidize pa siya. Oxidize! Big word. YouTuber ang peg. Parang maganda siya, beshi. Mm-mm. Oh, pero alam mo lang mag-moisturize na maiki. Pero fake eh. Pero maganda siya. Baka malaman nyo nilang po bukas, may rashes na siya.
How much pa kaya kung ako mag-review niyan mamaya? Puti-puti mo eh! Ayan, kumagal ka ng beauty blender. Dab, dab, dab. My God, gabi yung kaputi. Parang skin tone ko lang din siya, oh. Kaya nga, pag malayo. Pag malayo. So, parang patas tayo konti sa ating bed kasi parang kalahati sa'yo, kalahati sa. So, ayan, natapos ko na siya i-apply. And, okay, so I will say my thoughts na siguro muna. So, ang foundation is easy to blend naman siya. Hindi naman siyang ganun kahirap i-blend. Ayun kasi parang liquidy siya something. Ay, hindi, ewan ko, parang ganun. Char. Kasi ang kanyang texture is parang yung texture lang din ng mga normal na foundation, yung parang hindi siya masyadong matigas or ayan. Tapos ang kanyang scent, hindi rin siya mabaho, hindi rin siyang mabango. Kasi parang normal din siya talaga ng makeup, so ipamay ko kay Rafael. No, parang normal. Parang ganun sa Sansa ng amoy niya. Parang ganun, parang siguro ganun. Siguro ganun. Pero mas matapang konti yung sa Sansa, parang light lang to. Yun. According to coverage, hindi naman din siya full coverage, medium lang siya kasi makita ko pa yung aking mga pimples, hindi pa talaga siya natakpan. Kita mo pa yung mga toldok, kaya medium lang siya kasi natanggal niya yung redness ng aking face, kaya yun. And in terms of dry niya, oh, matte talaga siya, be. Matte siya, mga beshi! Kaya yun. Ay, tama na pala. I am not promoting fake makeup, ha. Huwag talaga kayo magbili ng mga fake mas lalo pag foundation kasi buong mukha niya talaga yan. Gusto ko lang talaga ito i-review. Kaya yun. Hindi pa rin ako ga-blend kasi parang... Sarap lang ba? Masarap. Gusto ko talaga ito yung sponge. Sobrang yung kalang. And panoorin niyo pala yung ano namin, guys. Yung... Parang hindi mo yung collab, parang ano naman yun? Celebration! Charge celebration. Ayan, so dry siya. Ayan, hindi siya dewy, so it is good. Ayaw ko kasi ng dewy effect, ganun. So I will rate it na 9.5, guys. So hey guys, i-rate ko na yung product and i-rate ko siya 9.5 out of 10. In terms of foundation naman ay maganda siya. Kahit tanungin mo pa si Rafael, no? Maganda talaga siya, no? Tama, nag-dry na siya. Waka naman. Yan po yung kulay ko. Ngayon kalayo. Basta. Promise, gabi ang kaganda. Parang feel mo, parang wala ka lang din foundation kasi parang light siya masyado sa feeling. Ang dahilan kaya 9.5 lang is, yun nga, fake siya. Di naman sa pagsabi fake kasi di natin alam kung ano yung chemicals na meron doon sa fake. Kaya baka makaharm siya ng skin nyo. Pero in terms of ngayon, wala pa man ako nagkaka-breakout. Inform ko lang baka kayo sa next video ko or sa description box below kung nagka-breakout man ako or hindi. Tapos, in terms of price naman, sulit na sulit talaga. Tapos, sa timing lang din talaga na malapit siya sa shade ng aking skin. Kaya, maganda. Yan talaga siya, oh, dry siya, mga beshi. Ang ganda. Matambil. Kung hindi lang talaga ito siya mura is, gagamitin ko talaga ito siya ulit. Pag hindi lang siya mura, pero kasi kung gagamit ko siya ulit, baka may mag... Karoon na talaga ako ng pimples, ganun, no? Hindi natin alam. Kasi nga ni fake. Kasi nga ni fake. So, ayun lang para sa video na to. So, kung nagustuhan nyo itong pag-review ko ng mga fake makeup, just comment down below kung gusto nyo pang makita ng mga fake makeup review. And, yun. So, kung, yun na. So, don't forget to subscribe to my channel and hit the like button. Own person.